Welcome to my YouTube channel. So, papasok tayo sa loob. Ayan. Ayan yung sa loob. Dito yung may-ari. Ayan. Pasok tayo sa loob. Medyo ano tayo, hindi tayo mahirap gawin. Kasi mag-disable lang tayo ng power line, ng pin light, at saka mag-salpak tayo ng receptacle. So, pasok na tayo sa loob. I-disable na natin yung pitaka line niya para hindi na siya mag-ground-ground pa. Para wala nang balik. So, lalagyan natin siya ng ordinary receptacle, light receptacle. Yan. Yan, common area. Ito, pupunta ito ng kitchen. So, dito meron siyang grounded na tataka yung may-ari. So, ito siya. I-disable na rin natin. Maglalagay tayo sa gitna. Diyan na mismo. Diyan sa may ng... Kasi meron siyang pasasin ito. Charge and discharge. Yan. Ito na ang ikakabit natin. Ito, dalawa. Sinutol ko siya. Yan ang gagamitin natin dito. Papakita ko paano siya ilagay. So, gumamit din tayo ng maliit na screwdriver Phillips. Yan. Twist lang natin para medyo ano siya. Pero maganda siya. Tapos ito, i-unscrew natin siya para pumasok yung wire. Ayan. 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 Pinasok ko na. Screen lang natin. Okay, ito yung isa. Ito yung pangalawa. I-unscrew natin siya para i-loosen natin para pumasok itong wire. Malayo, hindi siya short, magiging shorted. Hindi ko na siya i-test kasi bago naman siya. Yan, o, yan. Yan. So, maglalive na tayo ng connection niya. Minsan ito, masyado siyang ano, so, itaas natin ng konti. Ito totoo, yung pinaka-head terminal niya rito. Inangat ko ng konti. Yan. Nangat ko ng konti itong terminal kasi masyadong lubog. Para pag ginanong ko ng ila, nang bumbilya, sandali lang, mag-iilobe siya. Ito yung ginawa na natin. May live siya. Ayan. Ito yung line 1, ito yung line 2. Tapos ito na may connection. O, ayan. So, malayo, hindi siya shorted. So, mamount na natin siya. Mamount na natin pag ano. Ibalat natin ito para ma-stretch natin itong electrical tape. So ito lang yung ilaw dito sa area na yan. Saka yun, i-disable din natin. Ito, yan. Tatanggalin na rin natin. Yan. Di-disable na natin yung supply niya. At dito tayo magpapagana. Liwanag to. Hanggang dyan. Liwanag. Itong area na yan. Dito natin siguro ilalagay yung receptacle. Yan. Yung may butas na yan. Ito, di-disable na natin yung dalawa. Yan. Pero, kadipo na tayo ng wire sa receptacle. Pero pa tayong isang natitira. So, ito pa yung isang natitira. Kakabit natin dito. Para sure kayo na 110 lang papasok. Kasi pag naka-on ng switch, 220 yan. So, medyo dangerous na yan. So, ito ilalagay natin. Yun ang gagawin natin. Disable natin yan. Ito
gagawin natin, lulusin natin to, lusin siya bago natin siya i-screw. Yan. Para hindi matanggal. Pwede nyong bawasan yung wire. Ito. Yung wire. Yan. Minsan ako hindi ko na binabawasan. Tapos i-unscrew rin itong isa para mailagay natin yung pangalawang wire. The same din yung gagawin natin. So, pagka wala sa kuryente, kagaya sa mga hindi pa eleksihan totally, safety sa inyo ito. Yan. Yung mga safety precaution, no? Kahit tawagan mo yung wala pang kuryente. So, i-fix mo lang ito. Yan. And then, itong dalawa. So, kailangan yan. Okay. Pagka nahirapan kayo mag-cutting nito para ma-open lang itong copper wire, yung nanggalan natin, dito natin siya kakabit. Ito yung kakabit natin dyan. So, naka-live tayo. So, wala tayong choice. Kailangan naka-live tayo. I-close lang yung dito, turn off yung switch. Ako naman kasi, kailangan kasi matilim. Wala yung ilaw, so kailangan ko ng ilaw para makita ko siya. So, nagkabang na ako ng electrical tape. Para hindi na ako may harapan mag-space nito. Space na natin. Yung ginawa natin, kanina yung pangalawa, ang isip natin. So, ipamountan lang natin to. Naka-live tayo rito. Sabi ko nga, hindi tayo pwedeng hindi gumawa ng hindi naka-live. Kasi huwag ng ordinary light receptacle na gagamitin natin. Namount ko na siya. Lagyan na natin yung ilaw. Dalawa lang lalagyan natin kasi nga yung may-ari akala niya makakamalaking problema pag grounded siya. Kaya yung mga LED na kahit ganito ito, may mga times na akala mo yung ilaw kasi nga meron siyang kapal sa may electronics parts siya eh. Yung charge and discharge. Minsan binabaligtad ko lang yan. Pero ito, totally pag grounded siya. So, pinalitan ko na. So, ilalagay na natin. Ayan, luwari na. So, 7 watts lang yun kasi itong ilalagay ito kaya niyang. Tapos na tayo sa light receptacle saka yung kinerminate natin yung mga line ng pin light. So, wala nang magiging problem. So, okay na po tayo dito. Second floor. Common area. Pagpuntang kitchen. So, ito sa Asia. Kitchen, Asia. Ipanin po ito. So, tapos ako tayo. Akit ako sa taas. Subukan ko kung maglalagay na ako ng padlock naman doon sa puntang series. Akit tayo ng third, maglalagay tayo ng papuntang tennis nila. Lagay tayo ng padlock na naman. So maglalagay tayo, akit tayo ng third floor. Ito siya. Yan. Ito ang nagdana niya, dandahan lang. Yan. Yep, yun tayo gumawa ng last. Tingnan mo natin din. Yan, ito na yung last na ginawa natin before na gumawa ulit tayo ngayon. Ayun, switch. May switch dyan. So, akit ulit tayo ng third. Ibang third? Ito. Ito yung lalagay natin. So, mas maganda na ito kasi yung susi.
hindi may iwan. Nandun na malisusing hanggang hindi napapadlak. So, dito tayo gagawa. Ayan. Dito tayo. Ayan, ito yung papuntang terrace. So, para once na may uupa, hindi makapasok yung uupa dito. Yung ginawa natin, oh. Baon tayo. Para hindi na tayo lalabas. Kapag... Sorry. Yan. So, sinimi gusto mong bupa, mahalikod na ng cathedral church, pwede nyong gawing office to. Pinabit ko na ito, oh. Yan. Itaba. Nga tayo rito. Yung matilim. Ayan. Yung matilim siya. So, kinabitan natin to. Tapos ito yung pinaka-final natin. Nag-cutting tayo rito. Pero cutter ang ginamit. Wala tayong lagaring bakal. So, gumamit tayo nitong cutter lang. Walang choice eh. Para may lagay na natin yan. So, nailagay na natin itong isa. I-score na natin. Pata na natin siya. So, pwede na natin siyang yan. Kalak na. So, gamit tayo ng susi. Doon sa kwarto din ang isa, nagawa rin tayo. Yan. Okay na. Medyo madilim. So, ipitan ko lang. So, naisagpak na natin. So, ito yung settings na ginawa natin. Kinat natin yung dito sa area na yun. Wala tayong lagaring bakal. So, gumamit tayo ng ito, pinagtyagaan natin mag-cut. Ayan, kinat natin itong area na yun. Ayan, area na ito. Kinat natin. Ito lang ginamit ko. Walang ano eh. So, importante, nakat natin, nailagay natin ito. Baba tayo. Second floor, bababa tayo. Kukunin natin, baka nakabili na ng gamit. Kasi lalagyan ko ng lock dito sa kabilang kwarto. Hindi mo din tayo buksan natin ilaw. Yun, maduwanag na. Close ba? Hindi ko na pinagunta kayo. Okay na? Sige, bilay mo na lang kung ganyan. Kung wala ka, ano? Sarado nga daw eh. At sarado? Pagkakabili naman natin ito sa kabilang kwarto. So, akit ulit tayo sa third. Ito yung third. Ito na yung last na gagawin natin. Ayan. Building ito. So, may mga office. So, as of now po, eh, Saturday, walang nag-office niya. So, dito. Hindi natin masyado siyang ipakita. Pero, gagawin ko na pag natapos na. Talagay ko na. Ito na yung last na ginawa natin. Kasi nga, sinira na natin doorknob, yung may-ari, sabi niya, ganito lang daw ilagay. Sa kanila lang daw yan, pagka may umubo na sila na magpalit ng doorknob. So, ito lang ilagay natin. Ayan. Kita ba? Ayan. Ito yung siya, oh. Lalak na natin. Ayan. Hindi, kumulang. Ba, ba't ganito? So, ito na, natapos na tayo. Ito na siya. Ayan yung last na ginawa natin. At yung una, nandoon, muulan na. Ayan. So, hindi na tayo magtatagal. Maraming salamat. At nakaraos tayo sa araw na ito, itong Sabado. Para po ito sa inyo.